Hello guys, morning. Meron akong project ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-set up change range dito sa transmitter. Ito, pakikita ko sa inyo ay temperature transmitter. Ang model ay TP Tango Tango 301, gawa ng Smart. Ito, naka-box pa siya. Ayan, i-open natin. Pakita ko sa inyo ito. Ito yung transmitter. Ayan, tapos ang laman nya, ito lang bracket. Yung pinakapapitan yan. Tapos U-bolt, yun lang ang laman na ito. Saka yung kanyang U-bolt nut. Okay. Ito lang ang laman ng transmitter. Ngayon nakita ko sa inyo kung paano siya i-wire at i-change natin yung kanyang range, kasi naka factory default pa to. Ayan mga guys, tingnan nyo yung ano. Ayan, Smart. Kuha siya ng Smart. Ayan, temperature transmitter, 2 wires siya, 24 volts. Ayan, paano kasi, pakikita ko sa inyo kung siya setup natin to. Ito, transmitter na to, ilalagay natin sa range na 600, 0 to 600. Ayan. Ayan siya. May jumper. Yung configuration na ito, 2 wire ang ilalagay ko. Bali, sige, tingnan nyo lang paano ano. Meron siyang 4 terminal, 1, 2, 3, 4. Ito yung negative, positive. Ayan, meron akong sensor na ginawa ko lang. Itong wire na to, mapansin nyo itong wire, thermocouple wire. Meron siyang kulay na black and red. Itong type na to, kung daw nagkakamit, type T. Pero gagawin, maliit naman siya, maiksi lang. Gagawin ko siyang sa type K. Meron ako thermocouple dito kasi masyadong malaki ito. Type K thermocouple. Ayan, ito rin na, ito naman kakadik ko dito rin. Ay, dito ko sa inyo paano i-wire. Ito yung aking ginawa sensor. Okay, copy natin ito sa number 1. Yung configuration nito ay 1 and 3, tapos yung 1 and 2 naka-jump din yung 3 and 4. Depende kasi sa gagamitin mong thermocouple or daw sa type. Pero pag thermocouple, 2 wires lang naman. Ito ang gagamitin natin, 1 and 3. Kaya naging parang naging 2 wire lang siya kasi ginumper ko na yung 3 and 4, 1 and 2. Ito kasi nai-rearrange mo, pwedeng gawing RTD. RTD na 4 wire hanggang 3 wire, 2 wire, pwede rin siya. Pero ang kailangan ko ngayon, gawin kong
thermocouple. Kaya yan, naka-thermocouple na siya. Sure lang natin mag-fit yung terminal niya para hindi nag-lulus pagka nagtetest. Ayan, nakakabit na yung ginawa nating sensor, conventional sensor lang siya. Log pa. Ayan. Kapit na. Ngayon, lalagyan natin siyempre yung supply, power supply niya, 24 volt. Ito yung power supply na gagamitin natin. Ito 24 volt to. Simple lang pagkakabit nito, yung negative sa negative lang ng transmitter. Kailangan natin ng 250 ohms resistance para sa supply. Kasi pag wala na ito, hindi babasahin ng ating ano yung communicator. Ayan. Kaya napansin niya ito yung resistor na kasiris sa supply. 24 volt. Mapansin niya 250 ohms. Kailangan to sa ganitong klase na transmitter. Pero yung iba naman hindi siya kailangan. Dito kailangan para ma-limit niya yung current, kasi itong communicator natin na to kailangan niya ng limit current, kasi naka-maximum pa ang current nito. Kaya kailangan natin ang resistor. Kaya may display na to. Nag-initialize pa siya. Ayan, lumabas na siya. Kung mapansin nyo, meron na siyang reading 32 or 31.9. Ayan. Depende sa ambient temp. Sabihin, naka-default na sa kanya yon. Sisilipin lang natin mamaya yung kanyang range. Yung range na naka-install sa kanya, titingnan natin. Ganito lang yung ginawa kong sensor. Twisted pair lang siya. Karamihan lang ng thermocouple eh. Pero itong wire na thermocouple wire kailangan. Pwede rin naman ordinaryong wire kung short mo lang siya sa terminal para ma-check mo lang. Ayan. May reading na siya. Dalawang display niya, isang yung first is milliamps, yung second ay temperature. Ayan. Pero yung hawakan ko lang to, yung tip na to, tataas yan. Ayan. Aha. Bumaba pa siya. Sabihin, baliktad yung thermocouple natin. Baliktad. Pagka ganon, papaba yung reading. Ibabalikta rin mo lang to. Ito nga pala yung positive, yung 1. I-change mo lang siya para pa-up yung reading niya. Yan ang karakteristik ng thermocouple. Malalaman mo kung baliktad yun sa terminal na pinagkabitan. Pababa ang reading. Ayan, nabaliktad ko na. Reading nito ngayon, pataas na siya. Ayan. Ayan, naging 33 na siya. Pakita sa inyo, kukuha ko ng mainit na tubig para lang makita niya. Ito ko na ilalagay sa takip. Ilagay ko ng mainit na water.
Kasi niya, ilalagay ko lang siya rito mapas niya, itataas yan. Ayun o. Ang bilis ng rising ng temp, 60 degrees kagad. Galing to sa dispenser, ayun o. 60.7 makita niya yung reading. Yan, bababa na siya. Tanggal ko. Kasi may functional siya. Okay siya. Pakita ko lang sa inyo kung paano siya. I-re-range yung kanyang at masilip natin kung ano nakaset sa kanya. Okay, sa ito yung ating pang ano sa kanya. Pag-communicate. Iko-communicate natin yung kanyang range sa loob. Kung ano nakalagay. Dito guys, makikita nyo yung terminal kung saan si kakabit. May nakasulat dito na plus minus plus yung communicator natin, yung organizer dito natin ilalagay sa com. Meron din dito common yung negative, yung test dito, yung test ngayon dito natin ito ilalagay. Wala namang polarity dito itong communicator. Ayan, nakakabit na. Ayan, nakakabit na siya. Ngayon, dito tayo sa organizer na to. Ay, natanggal. Guys, abit na. Ito yung main display ng ano. Hanapin lang natin kung anong type. Ito nga pala ay heart compatible. Standard naman yun yung heart. Basta sa organizer mo, hanapin mo lang dito. Ayan, heart. Ito. Dito tayo. Ayan. Okay ko lang. Hahanapin niya. Pupol ko lang siya. Hanapin niya siya. Hanapin niya yung transmitter. Sabi niya, please wait. Ayan. Ayan, nakita niya na. Nakita niya na yung transmitter. Ayan na. PT Tango Tango 301 Smart. Ayan. Select ko lang siya. Ayan. Makikita niya na yan. Piliin natin yung range. Kita ba? Kita nyo guys. Yung malabo ano. Ayan. Ayan lang. Sa ngayon ng race niya. Nakalagay sa yung offer niya 1,350. Yung lower range limit niya is negative 200. Yung race na dalawang na to, yung upper tsaka yung lower, standard to sa type K. Sa type K. Ngayon, pagbabaguhin natin yung range niya, kung gusto mo, assume natin, halimbawa ito sample, 600. Or, 600 yung upper range value,
lower value dito ka mag-adjust yan, naka zero na siya. Change lang natin. Halimbawa, ito gagawin natin. Ito maximum to, ito minimum. Halimbawa, babalik natin to sa gawin natin siyang maximum. Ating 1, 3 at delete muna natin. 1, 3, 50 yung maximum ng ano, type K. Type K yan eh. Nakaset 0, 0. Ayan. And done. Yan. Walang kulang sa point. Nalagay na. Ayan, pareso sila. Gagawin mo rin siya negative. Kasi niya, same na sila nung upper and then lower. Na-change na natin. Ayan. Pagkatapos, isa-set lang natin siya. Para iset niya rito sa transmitter yung value na-change. Ayan, na-change na. It's done. Babalikan mo siya, yung range niya na-sense na rito sa transmitter yon. Babalikan natin, makita niya yun na yun. Ayan o, oh, yun na. So okay na tayo dyan, done na lang. Silipin natin yung type ng range. Dito tingnan mo sa configuration. Yung kanyang function, linear burnout, ibig sabihin nito nakalagay siya sa high, dalawa lang yan, high and low. Ayan, naka high siya. Ibig sabihin kapag na-open yung sensor mo, pwedeng mag-send siya ng low or kung ano sa kailangan, depende sa process. Ilalagay na lang natin ulit yung high, hindi natin babaguhin. Okay, nakalagay sa kanya 2 wire. Ayan. 2 wire yan. Ayan. Process without sending. Send natin. Okay. Ayan. Sensor. Open natin yung sensor. Ayan. Meron siyang mamimili ka dito kung anong type. Nakapasok sa kanya K, KC, KNBS. Babaguhin natin yan kasi maraming klase. Meron dito sigurong ano, T's. Ayan o. Mamimili ka kung kailangan mo RTD. Pag sinelo ko yung RTD, magiging RTD to. Parang naka-RTD pa pala to. Kaya mataas, matanggal. Ano natin. Ayan, naka-RTD pala to. Gawin nating TC. Ayan, yung TC. Ito yung kanina nakita ko. KNBS. Ah, KNBS. Naka-KNBS na siya. Ito gagamitin ko. KICE. Ito. Yung mapapansin nyo, mapapalitan tong disk ito, mapapalitan. Yun ang ginamit ko. Yan. Tapos makita nyo kung ilang wire. Yan, 2 wire. Ha, 2 wire na siya.
May nakalagay differential, 2 wires, backup, average, minimum, maximum. It's 2 wire. Ayan. Send. Information invalid. Why? Bakit? Pwede na. Okay. Select na natin ulit. Ayan. Well, ay, hindi na change. Change ulit natin ito. Hindi pumasok yung, hindi pa nabago ito eh. Dapat IE. Ayaw niya mapalitan ah. Tatanggal eh. Cold junction enable. Send. Guys, ayaw matid ah. Ayaw, pumasok na pala. Ay, hindi pa rin. Tan ko nga muna. Balikan ko nga yung sensor. PC na siya. Hindi lang pumasok yung isa kong range na nilagay, ay yung types. Okay lang naman, sa bagay thermocouple, type K pa rin naman siya. Dadan ko na lang. Tignan natin sa iba. Monitor natin. Yan. Yan, sa monitor makita natin yung display nito. Parang remote lang to. Meron na to. Meron siyang process reading siya 30.7 degrees Celsius. Yung current niya ay 20 power loop. Taas ah. Parang di tama. Perti siya. Mali yung ano, output current. Magawin natin. Dapat nasa 4 something lang yan. 4.8. Check ko muna ulit, babalik ako dun sa ano, simula formation. Nababasa ba? Maintenance.
device reset. Reset, reset natin. Ang loop test. Okay. Mapaguhin ko pala to. Kulang sa point. Ngayon natin sa 600. Let po. Mali kasi guys yung ano, reading niya kanina. Hindi dapat naka 20 milliamps yung display niya kagad eh. Nasa 600. Ayan. Tapos yung lower, gawin natin 0. Medyo ano itong ating communicator ah. Meron ni 0 ah. Ayan. Nag-0 na siya. Assistant natin. Zero na. Okay. Tingnan natin yung process variable kung nagbago. Select type. Unit. Degree Celsius. Guys, ayun ah. Bumalik dun sa 28 yung ambient niya, yun ang reading niya. Ayan, 28, tapos yung current niya nasa 4.8, sabi ko kanina. Ayun na, sa 4.767. Ayan. So ayan, okay na siya. Reading na siya ng tama. Kahit computing natin dun sa ratio and proportion, yun yun. Okay na siya. Balik tayo sa monitor dito. Ayan. Balik tayo sa monitor. Ayan. Kapag yan, di na siya mataas. Oh. Kanina nasa 20 to eh. Ito yung process variable percentage 4.8%, process variable 28.8, ito siya, 28.8 o 20, yan o kareha sila 28.8. yan guys, ganyan lang yung pagpapalit ng range gamit yung communicator para siya yung nakakabasa. Meron pa naman kami ibang ganitong klaseng communicator. Yung iba naman sa laptop mayroong software pero mas handy ito. Handling gamitin. Kaya ito ginagamit namin. Meron din kami ano, yung isa yung Emerson. Maganda rin gamitin kaya lang yung display malabo. Kaya ito na lang muna ginamit ko.
Yan guys, ah. Ito na yung tamang range na gagamitin namin, 0 to 600. Para dun sa ano niya. Sa requirement namin dun sa ikakabit namin dun sa ducting temperature hanggang 600. Iba naman, pwede naman hindi na baguhin kung ano yung type ng sensor, kung anong range nun. Yun na rin, pwede rin naman kasi yung temperature naman, lilimitan mo na lang doon sa program na lang sa engineering. Pwede baguhin. Ito, nabago naman natin hanggang 600. Yung pit na siya para ron. I-install na lang namin ito ron. Ayan. Okay mga guys, sana may nakita kayo kung paano siya i-rearrange. I-rearrange kung gamit nyo yung ganitong klaseng communicator. Ito naman universal. Kahit siya pwede naman gamitin ito basta hard compatible. Ayan guys, ito. Ayan. Dito lang siya. Tanggalin ko na. Pwede ko rin siya pakita sa inyo. I-open ko lang ito. Kakapit natin sa thermocouple, sa sensor talaga. Natin. Ayan guys, pag na-open nga pala siya, makikita nyo, mag-burn out siya. Ayun na. OL. Naka-maximum siya, 21 milliamps. Wala siyang reading. Ayan. Kakapit natin sa thermocouple to. Napansin niya, ito yung thermocouple. Wire lang natin dito. Para yung mga baguhan, nakikita niyo yung ginagawa ko. Ganito lang yan. Dito sa thermocouple, makikita niyo. Meron siyang may marking na agad yung ano, yung dalawang terminal. Isa, ibig sabihin ito, positive to. Ito, negative. Lang natin. Kita niyo ba? Ayan, negative. Gip ng camera eh. Ayan. Kita ko lang sa inyo hindi. Kung ano. Ayan. Yan, meron na siyang reading na ano, 33 degrees Celsius. Ayan. Makapansin niya, ito yung thermocouple na bago to, bago lang. Ayan, pareha lang din sila ng reading niya. Ayan, 33.3 a 0, 33.0 4.8 milliamps. Ayan. Okay. Ayan, ganun lang guys. Pagka nasira yung thermocouple, karamihan na nangyayari dyan, trouble yun, open. Mara i-open natin. Napansin nyo ito. Mag-burn out. Mag-low-low. You know, OL. Ayan lang guys. Ayan.
nakita niya yung mga characteristic ng sensor. Pag open, meaning sira na siya. Pero i-close nyo lang to, pwede naman i-close. Minsan ganyan ginagawa ko pag wala akong pamalit. Ayun, oh. Twisted nyo lang yung dulo. Kaya nga nakita nyo sa thermocouple, yung i-google nyo, two types of materials, twisted end. Ayan. Ganun lang siya. Ayan, may reading na uli siya. Ganun din. Mas maganda, ikpitan to ng ikpitan, okay, ispa-ispat mo siya. Kaya lang yung materials na gagamitin mo na metal na pang-ispat, ganun din. Para sa welding, ma-weld ba? Kaya spot welding yung ginagamit sa baterya pang ano lang same materials. Ayan. Yan po, papabayan kasi na may measure niya yung aking mainit yung katawan natin, di ba? 35. Pag ginawa ko, maging 36 yan. Ayan, 36 agad, oh. Ayan. Nakikita mo yung reading na. Bababa na yan. Ayun na. Pinitawan ko siya, bumaba. Ayun, 34 na siya. Guys, ano, may nakita kayo kung paano manipulahin ang mga range ng isang transmitter. Ayan. Ganyan lang yan. Sige, salamat guys. Follow lang kayo sa YouTube channel ko para makakita kayo ng iba pang mga bagay-bagay tungkol sa electrical instruments or automation. Yan. Mag-upload tayo ng kung anong on the spot na makita ko. Ayun. Kaya sana kayo, walang mga edit-edit yan. Ganyan lang. Yung aking camera, hindi pa mapuesto. At cellphone lang. Ayan guys, thank you.